Hello, good morning sa ating lahat. Gagawa ako ngayon ng anong tawag dito? Pinaypay, kung sa Bisaya is pinaypay. Ang tawag yata nito sa Tagalog is maruya. I'm not sure. Kasi nakabili ako ng saging sa Wanchay. Iba yung saging nila dito, mataba siya. Hindi siya pareho nung ng saging sa Pilipinas na saba. Mataba siya, oh, bilog. $7 1 pound. Tapos binili ko siya, ayaw magbigay nung matanda, nung mama, kasi 1 pound lang daw yung bibilhin ko. Kailangan bumili ng more than 1 pound. So may Filipina na gusto din niyang bumili, 1 pound lang din gusto niya, kaso lang ayaw nga magbigay nung mama. So ang ginawa namin, bumili kami ng bali $23 na saging. So naghati kami. Tig $11.50 kaming dalawa. So ayun. Gagawa tayo ng pinaypay. Kaya ito antabayanan nyo at ipi-prepare ko ang ingredients niya. Ito, gagawa tayo ngayon ng pinaypay. Saging na pinaypay. Nabili ko pala itong saging na to doon sa Wanchay. Ito yung ano, negosyo ko noon sa Pilipinas. Nung umuwi ako, ito yung negosyo ko noon. Ayan. Tapos ito, gagawin ulit natin ito. Just the same procedure. Dandahan lang para hindi siya dumiretso. Kailangan yung kutsilyo mo matalim. Huwag kang gumamit ng kutsilyo na mapurol. Kasi hindi maganda ang kalalabasan. Ayan. Bakit siya tinatawag na pinaypay sa Bisaya? Kasi hugis siya pamaypay, ganun. Hugis pamaypay, di ba? So, ayan na yung ating pamaypay na saging. So, ngayon, gagawa tayo ng butter made of harina. Okay? So, ngayon ay gagamit tayo ng 1/4 cup of harina. Tapos, 1 tablespoon ng cornstarch. 1 tablespoon ng cornstarch. Tapos 1/2 teaspoon ng baking powder. So ilagay natin pareho. Tapos binati ko yung itlog. Ayan yung itlog. Actually guys, no need naman talaga ang itlog eh. Pero kung commercial siya, pang-commercial, pangbenta siya, huwag mo nang lagyan ng itlog kasi magastos masyado. Harina at saka tubig lang at saka baking powder is okay na para mag-crispy yung butter pag na-fry na yung saging. Pero dahil gusto kong kumain ng masarap, kaya lalagyan ko siya ng itlog. Ayan. Lalagyan ko siya ng itlog. Ayan, buhos natin itlog. Tapos,
i-mix natin siya. Pero, anuhin natin to. Yung lagyan pa natin siya ng tubig. Okay? So, ito na ang ating butter. Ayan, hindi siya masyadong malabnaw. At hindi rin siya masyadong malapot. Tamang-tama lang. Ayan. Kasi konti lang naman yung saging natin. Kaya konti lang din yung nilagay ko. Alam nyo, sa Pilipinas, kaya nakikita nyo yung mga maruya doon na ano yung pinaypay na medyo dark yellow siya. Kasi nilalagyan nila ng food color na yellow. Ako ayaw ko maglagay ng food color. Ayan. Ayan. So, ngayon, ilalagay na natin itong saging, itong pinay. Ah, natanggal. Okay lang yan. Ito siya. Ilagay na natin siya dyan. Mamaya, mag-ano siya, magdidikit din yan mamaya. Pag naprito na. Ito yung trabaho ko sa Pilipinas nung umuwi ako. Nagmaruya ako, nagbanana queue, kamote queue. Mabinta siya kasi yung pagkaluto namin is crispy. Crispy outside. Ayan yung ating saging. Kailangan i-coat natin siya. Ako lang naman ang kakain kaya kamayin ko na. Ano kayang lasa ng saging na to? Kasi ngayon pa lang ako nakakita ng saging na ito na matambok eh. Matamba siya. Bilog. Ayan. Ito last. Yay! Makakain na ako ng saging na pinirito. Ayan. Isook muna natin siya dyan, ha. Ayang saging, isook muna natin dyan sa butter. At magpapakulo tayo ng mantika. Ayan, nagpapakulo na ako ng mantika. Hinihintay ko lang na mainit talaga siya bago ilagay. Kasi pag hindi mainit masyado ang mantika, pangit ang pagkakaluto ng ng pinay pie. Ayan, kumukulo na siya. Pahinaan natin ng konti. Para hindi masunog yung ating saging. No? Ayan, sarap. Okay, so ngayon ilalagay na natin siya. Kulong-kulo na yung ating mantika. Okay, tara. O, diba? Ang ganda. Isa-isa lang, hindi naman to pambenta eh. Kasi huwag siyang mag-loaded, mag-crowded doon sa ating kaldero. Ayan, lumulubo yung kanyang butter. Mamaya, crispy-crispy yan. Ang sarap. Ayan, brown na siya. So, ngayon, baliktarin natin. Wow! Pinay pie. So, antayin natin siya na mag-brown yung kabila at saka natin hanguin. Ayan, brown na siya. Ready na siya para hanguin. I-ano natin muna ng yung kabila ng mga seconds lang. Masarap kasi pag talagang brown siya at saka crispy.
Ayan. May maruya na tayo. Di ba? Sarap-sarap niya. So, ngayon, gawin naman natin itong isa. Same procedure. Ayan. So, the same procedure, guys. Ilagay nyo lang doon sa kawali, ay sa mantika yung saging. At hanguin siya hanggang mag-brown. Pag ma-brown na siya, hanguin nyo na. Huwag sunog. Ayan na ang ating pinay pie. Ready to eat na. Lunch time ko. Ito yung pananghalian ko. Ayaw kong kumain ng kanin. Yay! Tara na, kain na. Pinay pie. Ayan. Makakakain na ako ng pinay pie. Ang sarap. Sarap. Gawa din kayo ng ganito kung may makita kayong saging.